Hello everyone, welcome to Soundstage Sargao Music Center. My name is Coach Joseph. Andito na naman tayo sa isa na namang episode ng Competition 101. Dahil ang buhay, minsan parang competition. Okay, before we continue, let me just invite everyone to please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Soundstage Sargao Music Center, and click na rin ang bell icon para ma-notify kayo kapag meron tayong mga videos na lalabas. Yan. Okay, so ito na yung part 2 ng pinag-usapan natin last time na and I am telling you. Kaya huwag na nating patagalin pa. Okay, our talent in focus for today is Miss Regine Velasquez Alcacid. Regine Velasquez pa siya dito. As in, batang-bata pa siya nito nung sumali siya sa Asia Pacific Singing Contest. Yan. Alam ko sa contest na to, dalawa yung kinanta niya. Yung isang kanta niya, You'll Never Walk Alone ba yun? Yun, na-feature na natin yun before. And ito yung, yung hindi ko pa na-preview. And buti na lang, and kinumpare natin siya o pinalabas natin last time yung kay Miss Jennifer Holliday. Okay, so recap lang natin ah. Yung sa video ni Miss Jennifer Holliday, makikita nyo yung raw emotion. As in, ganon. As in, talagang ang lakas. Mapapanood natin yung paano niya ininterpret yung song for a competition. Okay? So, ganito dapat ang isip ng mga singers, lalo na when it comes to competing. Okay? Pero sinasabi ko, hindi lang basta taas ka ng taas. Kailangan pinag-aaralan din yan. Okay? Kasi nung panahon na yon, nitong 1989, nag-compete si Miss Regine dito, hindi pa uso talaga yung super tataas na ganyan sa Asia. Okay? Ika nga, yung parang kay Martin Rivera nung sumali siya sa contest nung before is medyo laid back pa nga yun eh. Diba? May high tone si Martin pero hindi rin ganon. Okay? So, panoorin na natin. Salamat nga pala kay Jana Cipriano. Dito natin kinuha yung video. Iba high tone agad oh. After nung way, dinerecho na niya sa part, the next line. So sa contest, as a judge, pinag-aaralan mo na agad yung hinga nung contestant eh. Ang haba. Okay? Yung mga elements na kailangan babantayan ninyo. When it comes to emotions and feelings ni Regine, nandun pa rin mataas ang emotion level niya. Yun ang high tone eh. Talagang tinuturo niya yung mga judges, kung judges yung nasa harapan niya. Yun ang mahabang hinga. Kahit hindi ganun kataas yung yun. Yan ang mataas. Ang daming elements nito for competition na talagang dinagdag sa song na to.
napapanganga ka talaga, di ba? May hingal pa ako, di ba? Yun. Diba? Mga nanonood, talagang excited na excited. Palakpak na gano'n. Okay. Eh kasi naman, nasa ibang bansa siya, diba? Anyway, pero, ayun nga, ang daming elements talaga kapag competition ang kinakantahan mo. Ang tawag dito, ang daming points na kailangan bantayan ang judges kung saan ka nag-excel. Ayan. For example, this one, unang-una pa lang yung breathing ni Miss Regine. May mga lines na instead of one breath, one line, ang ginagawa is one breath, two lines. Doon talagang kitang-kita mo at rinig na rinig mo at damandama mo yung extension ng breath niya up to the next line. Added points din yan sa mga singers. Kaya pag-aralan yung breathing ninyo. Importante ang breathing, as I've said. Okay, ano pa? Yung pagkuha niya ng low tone na talagang malalim. Tapos biglang hahatake niya dahan-dahan pataas. Okay, hindi ganun kadali yan. Talagang, ang tawag dito, it needs stamina and endurance din talaga to create that sound na talagang hinatak mo siya pataas, dahan-dahan. Okay, tapos yung mga nung talagang, and you, ganun na siya ng ganun. Yung emotion, hindi mo pwedeng pipigilan or else hindi lalabas ng tama yung boses na gusto mo dun sa portion na yon. Yon. Ano pa? Nung panahon na yan, bata pa ako, and sumasali na ako sa mga contest nun, and mapapansin ko, ang daming kumakanta nito sa contest na kung saan, di pa kasi usong YouTube nun eh. So, ang ginagawa lang nun, kapag napanood mo ginagaya talaga ng mga singers yung galaw ni Miss Regine. Kasi doon siya nanalo eh, di ba? So, isipin nyo gaano kahirap ang buhay ng mga singers before. Di ba? Kapag nakahanap ka ng minus one o multiplex nung version niya, talagang gagayahin mo lahat para manalo ka sa contest. Ganun ang competition namin dati. Namin talaga dati, di ba? Anyway, totoo naman eh. Kasi talagang kung gagaya ka, gayahin mo na lahat head to toe. Yun. Yan. Eh ngayon kasi ang mga kabataan, medyo aminin na natin, medyo tinatamad at medyo tamad when it comes to singing and competition. Kaya bilang na bilang lang talaga yung, alam mo yung talagang seryoso sa craft ng singing. Yung talagang, pag-aaralan ko yung hinga ko ng 1 week, 2 weeks, a month, 2 months. Walang ganun eh. Parang, huminga naman ako, okay lang yan, pwede na yan. Uy, naabot ko kahapon, hindi ko lang magawa ulit. Bakit kaya, di ba? So, nawawala or nababawasan ang disiplina ng mga singers sa panahon ngayon. Kasi, in the advent of YouTube, manood ka, okay na yan. Ay, kaya ko yan. Okay? Tandaan ninyo, you have to go to the basics pa rin talaga. Yung tamang boses, saan mo kukuhanin, tamang paghinga. Diba? Hindi yung hinga ka lang na hinga. Pero bakit ba nagpo-focus ako sa hinga? Kasi minsan may maling hinga na pag ganun mo, may sumasamang laway. Tapos yung laway na yun, automatic, yung tatama pag ganun, tatama dun sa throat mo, ang sakit nun. Okay? Kapag mali ang hinga mo, mangyayari yun. Tapos ang mangyayari sa'yo, mauubo ka in the middle of a song. And also pwede kang pumiyok. Okay? Hindi ganun ka simple. Sige, ika nga sa generation ninyo, simple lang 'yan. Okay. Wala akong magagawa. All I'm doing is to help you out and give you an advice na you need to really practice your breathing na hinga ka ng marami. Sanayin mo lungs mo na yung full capacity palagi. Okay? Para masanay ka. And also, yung paglabas ng hangin mo, hindi ibig sabihin ng labas, labas na labas lang lahat. You still need to control how your voice or your air comes out. Okay? Minsan kasi kailangan makapal na boses. Minsan kailangan may konting hangin. Minsan talagang kailangan mahangin. Depende sa
vocal dynamics na ginagawa mo, modulation mo, and yung vocal expression na nilalabas mo. Di ba ang dami? Yun. Kasi ganun talaga ang competition. Di ba? Okay. So, ang dami nating nginat-ngat. Ang chinika sa inyo, no, with regards to competition dahil dito kay Miss Regine Velasquez. Yan. Kung meron kayong mga comments, suggestions, or requests, huwag kayong mahiyang magsulat dyan sa baba. And also, I would like to invite everyone to please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Soundstage Sargo Music Center, and click nyo na rin ang bell icon para ma-notify kayo kapag meron tayong mga videos na lalabas. Okay? As I've said, yung reaction video natin dito sa Competition 101 is not the same as yung mga reaction videos ng ibang mga sikat na mga vlogs. Ito kasing reaction video natin is for educational purposes. Sa mga gustong magkaroon ng idea when it comes to singing or gusto matuto kahit konti, yan, tulong ito sa ating mga kababayan and dun na rin sa iba na hindi nakakaintindi. Eventually, magkakaroon tayo ng mga subtitles dito para maintindihan na rin ng iba. Yan. Okay. So, ano pa ba? Binabati nga pala natin lahat ng mga kaibigan natin diyang walang sawang pagsubaybay dito sa Competition 101. Yon, hello, hello, hello sa inyong lahat. Again, this has been Coach Joseph. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Competition 101. Dahil ang buhay, minsan parang competition. Bye! Bye. Voice training at Express.